Ayaw paawat ng ilang motorista sa pagdaan sa EDSA busway kahit pabawal ito sa publiko. Kaya para magtino ang mga pasaway na tsuper, itataas na sa hanggang 30,000 pesos ang multa sa mga mauhuli. Nasa front ay ng balitang yan si Gerard de la Peña. Huli! Pero hindi ko no... Yeah, makakalam ko kasi pass lane to eh. Ilan lang ito sa eksena sa ilang buwang hulihan ng mga ilegal na dumaraan sa EDSA busway. Bukod sa city buses, pwede lang dumaan sa busway ang mga ambulansya at mga government vehicle. Kaya para magtanda, mas tataliman ang pangil. Simula sa Lunes, November 13, tataasan ang multa sa mga mauhuli. Mula sa 1,000 multa, may 5,000 piso na yan para sa first offense. 10,000 piso sa second offense na may kasamang 1-month suspension ng driver's license at mandatory road safety seminar. Sa third offense, 20,000 at 1-year suspension ng lisensya. Pag ika-apat na, 30,000 pesos na ang multa at babawiin ang lisensya. Marami rin po akong nakikita at report sa amin na may mga tumatakbo or hindi tumitigil pag pinapara. Asahan po ninyo na yan po ay aming gire-report sa LTO at yung penalty po ay i-attach natin doon sa may-ari ng motorsiklo. So, hindi pa rin po kayo makakalusok. Usapang transportasyon pa rin. Balik na sa pwesto simula ngayong araw si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Chofilo Guadis III. Ayon sa Malacanang, wala nang dahilan para suspindihin si Guadis. Ito ay matapos bawiin ng kanyang dating executive assistant na si Jeffrey Tumbado ang akusasyong sangkot siya sa katiwalian sa LTFRB. Halos isang buwan ding sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang LTFRB chief. Inakusahan pang ang abot hanggang Malacanang ang katiwalian. Nagpasalamat si Guadis kay Pangulong Marcos sa pagbalik sa kanya sa pwesto. Nangako siyang paiirali ng pinakamataas na pamantayan ng integridad, pagiging transparent, at pagsasaayos ang pagpapatakbo sa LTFRB. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi nangangahulugang lusot na si Guadis sa mga ipinupukol sa kanya. Meron pa rin namang ongoing investigation, no? Ang NBI. No? So, depende kung ano maging result ng investigation ng NBI, no? We'll make a decision. No? But since we need a chairman, no, for LTFRB, no? Kailangan kasi daming trabaho niyan eh. Dismayado naman ang grupong manibela sa pagbalik ni Guadi sa pwesto. Parang merong cover up po dito. May mga pinagtatakpan po ba tayo rito kung bakit ibinabalik na natin dun sa kanyang posisyon, dating posisyon. At bakit po ganun napakabilis? Wala pa tayong naipapakitang mga pagsusuri o resulta ng investigasyon. Eh, ibinabalik na po natin yung taong inaakusahan. Dudulog daw sila sa Kongreso kaugnay ng issue. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.